Ibak sa pwesto ang hepe ng Porac Pampanga Police habang iniimbisigahan kung paano nakapag-operate ang Pogo Hub sa lungsod. Isa sa mga na-rescue mula sa Pogo ang nakitaan na mga pasa at sugat sa katawan. Nasa front line ang balitang yan, si Gary De Leon. Uhaw, nanlalambot at nakaposa sa bed frame. Ang lalaking Chinese na ito nang abutan ng mga otoridad sa labas ng Lucky South 99 Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Nang lapitan, nakita ang mga sugat sa mukha ng lalaki. Tagtad din ng pasa ang kanyang katawan. Yan ang bakas ng pananakit at pagpapahirap na dinanas ng biktima sa loob ng Pogo Hub. Naglunsad ng raid at rescue mission ang mga pulis at tauhan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOCC. Yan ay matapos makatanggap ng torture video na kuha umano sa loob ng compound. Ang lalaking nasa cellphone video bumanaw na dahil sa sinapit. Minahanap ang kanyang katawan pero kami rin po ay nakatanggap ng report sa kasamaang palad ang kanyang katawan po ay crenemate. 158 dayuhan ang nasagip mula sa compound. Pinakamarami sa kanila ang mga Chinese na 126 habang iba ay Vietnamese, Malaysian, Burmese at Korean. Bukod sa mga dayuhan, may nasagip din 36 na mga Pilipino. Gusto pa sana ipagpatuloy ng PAOCC ang operasyon pero hindi pa nila mapasok ang iba pang bahagi ng compound. Kailangan pa kasing amyendahan sa korte ang search warrant na hawak nila. Hindi kasi nakasaad dito kung anong ang partikular na lugar ang maaari nilang pasukin. Sa ngayon, nakabantay muna matauan ng PNP Special Action Force sa paligid ng compound. Kami din po ay nag-aantay. Baka naman may pakilalang may-ari, manager na ang compound na yan para ma-serve na matanong din po namin sila kung bakit may mga bukbuk sarado ng mga tao na galing doon sa loob. Ayon naman sa PAOCC, dati na palang na-raid ang Lucky South 99 noong 2022. Iba pa ang tawag sa compound doon. Pero dito rin na-rescue ang nasa 40 Chinese na dinukot. Sa kabila nito, muling naakuha ng permit to operate mula sa Pagor ang Pogo Hub. Nito lang nakaraang taon. Iniimbestigan na ng PAOCC kung paano nakapagpatuloy ng operasyon ng Pogo Hub. Samantala, may sarili na ring imbestigasyon ang Philippine National Police sa sinalakay na compound. Pero habang gumugulong yan, sinibak na sa pwesto ang hepe ng Porac Pampanga Police. Kailangan natin malaman bakit hindi nila natunugan ito na nag-ooperate ito illegally. And of course, titignan din natin, meron bang liability ang LGU na nag-exist itong company na ito na napakalaki. Tinitingnan din daw ng PNP ang anggulong may kaugnayan ng Pogo Hub sa Sunyan Technology sa Bamban Tarlac. Sa ngayon, dinala sa holding area ng PAOCC sa Pasay City ang mga nasagip na Pogo worker. Sumailalim na sa profiling ang mga dayuhan bago iproseso ang pagpapauwi sa kanilang mga bansa. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.